well-loved dito. So, ibigay po natin kay Sir Winelfred Pasamba ang tanong. Check my test. Good morning po. Good morning. Ako po ay nagagalak na makarating dito sa inyo. Kala na po si Pastor June na nakita ko po. Ito po ay aming kalapit na kaibigan ng aming pamilya. Sana kami po po. So, siya po ay working student doon. Ang mother ko po yung patron ng pakikiriya sa nag-review. Siya po yung nag-drive na dami ko. First week, tapos twice a week sila nag-muda sa patro umaga. Tuesday and Thursday. And masaya rin po ako na meet po ang ating pastor na talagang well advanced po, but very healthy and very full of zeal in the Lord. Sige po. Ang mga kabataan po, welcome. Kayo ay, ilan po ang sino mga taga dito sa church? Ano mga church? Daet, Daet. Daet. Araw ni Hao. And then, Karapali. Tama ba? Hey, dito. Okay. Pastor, siyempre siya natin yan. Sursugon po. Sursugon pala. So, ay, papakilala na ako. Ako po ay, wala pa babata ba? Ako po ay tinanong sa PUC Besa at aming parents, si Sir Benny Menias Pasamba, aming mother ay si Ma'am Neris Pasamba. Sila ay nag-work sa working student dito sila sa PPH yata rin at kapitilya sa PUC Besa. Doon sila nag-asawa, doon din daw ako pinanak sa init ng PUC. Pero nagkita po sila sa nag-review. And hanggang matapos ako ng high school, doon po ako sa nag-review. So, tagal kang doon, 16 years, simula pa nung unang panahon. Kaya po, galing pa ako nung nag-review yung Sabado. Kasi pinahiram ko sila ng tatlong camera, yung EQ switch, yung pang-pili. Makikita yung mga yan. Tapos sabi nila wala daw doon. Kaya po, pumunta ko doon. Kasi umalis din si Mac, yung anak ni President. Siya yung actually pinahiram ko. Pero marami na pala siyang tinuruan doon. Ang sisigasin nila. And na-excite po talaga ako kasi ang banal na espiritu ay in-inspire ng mga kabataan na tumulong sa buhay. Nahilig po ako dyan sa camera kasi ang aking pananampalataya ay natarakas dahil sa ganito rin. Nanood ako ng mga GYC, yung sa US, yung mga hindi natin kaya mong ganun, wala tayong pumasaya sa kapasport at sa pagkakayusang requirements nyo po. Visa. Pero dahil may internet, may nag-record doon, paano na rin tayo nag-attend doon? So, yun pala, pag tayo po ay natulungan ng ganitong klaseng ministry, gusto rin natin gamitin yung ministry ko para makarating ang iba sa Panginoon. Kaya po, ayan, ang mga reserve. Hindi tayo makapigil na hindi din natin gamitin. At saka po, ako ay mahilig sa mga kutingting. Ayan, mga tunog, mga video, kaya po yun din yung interest na binibigay ng Diyos sa atin, yun din yung magagamit natin sa
And tapos naman dahil nung dumipat na po yung parents ko sa AUP as a PUC parent, doon na po ako ng college. Pagkatapos ko ng high school, nasa AUP na yung parents ko. Pagkatapos ko ng college, dumipat naman sila ng Thailand. Tama-tama lang po kasi pasto. Pag-ibat nila ng Thailand, after 8 years, nandisyon na rin naman sila sa Africa po, sa Rwanda. Tapos pagkatapos ko naman nag-uwi na sila, nag-retire na po sila. Ang loob din po na ako sa ayas ako sa TV po. Kaya po, ano, ganun lang. At the business and... So, ang pag-aaralan po natin, pag-aaralan para tayo ng school. Ang atin pong, ay, ano pa gagawin natin? Kasi mag-lecture ako, pero dapat gusto mo namin malamang po. Ano. May nag-graduate po ako. Sino yung mga nag-graduate po dito? Parating parang, live ba yung kanina po? Ah, sabi ko parang, adventis yung kata na radyo. So, maganda po. Ako po ay maraming natulungan ng mga pastor at mga layman. Mas maganda pag tumutulong tayo din sa mga yun. Kasi sinayin na sila sa radyo, sinayin na sila sa TV. Minsan, itulungan na lang natin. So, ang maitulong ko po, ang ma-observe ko po na maitutulong ko sa mga churches. Kasi ako po ay ang interest ko at background ay computer science. Sinong, ay, alam ko na. Anong mga course ninyo? May engineer tayo. Anong education? Ikaw ano? IT! Ayan, teacher tayo. Ikaw anong IT rin? Teacher. Red and raised people. Red and raised people. Ah, red and raised people. May makaya tayo. Si sister. Office administration. Yung kailangan niyo mag-use mag-type. Ayan. Si Brad, anong... Accounting. Ah, may magbigilan na ng donation. Si sir, ano ba sa'yo, sir? Accounting. Okay. Meron magpabantay ng ano. Ito po, sister, happy arrival. Ano pong inyong course? Ah, senior high school? Oo, mas malaki ko sa inyo. Siyempre si pastor, ating patriarka. Kailangan natin ang gawain ng mga matatanda. Okay. At saka na, sila kasi yung marunong na. Ang theology at saka na puso ng tao. Kasi yan ang bahit tayo, pwede tayo banal na slide. Pero yung mga matanda ng million, thousand-thousand ang Bible study. Alam nila yung puso ng tao, kailan magpa-optize mo, kailan mo, kailan mo, mga nasabihin mo. Yan po yung experience nila. Tayo mga bata, parang tayo matutunan sa kanila. I-record na natin, tapos pakinggan natin, tapos matutunan na natin. Brad, anong iyong Business Administration, huh? Teacher po? Senior High School? Sige po na rin? Ah! Sagaw. Parang kayo ni Ellen White. Si Ellen White, parang mag-course ni Ellen White? Ano ba sa akin? Green tree? Baka na lapas ka ng kaya ng Diamond, ha? O, lapas ka ng multi kaya ng GY. Pero, sabi ko sa book ng Daddy Wiesel, kahit yung mga hindi nagtapos, pinagalit ng Panginoon. Actually, yung isa sa mga anong pastor, yung isa sa mga binibidyo ko, pinutinuan ko na rin, ha? Ang pangalan niya ay Kuya Jun Dominique. Tricycle driver siya. Hindi siya pastor nakatapos ng theology sa NBC. Kasi kalalima niya, nakakasawa na, nakakita siya ng maganda. Kagalingan niya, nag-asawa na siya. Pero, grabe siya mag-sermon. Grabe yung haba. Kaya kung may tikala kayo, mahaba mag-sermon, i-record niyo sa camera. Kasi doon, walang limit. Minsan po, nire-record ko siya basta. Sabi ko, Kuya Jun, ang pinakamaraming views dun sa Mark 20 na i-upload ko ay itong 666 sa Mark of the Beast. Hindi ko alam, ito ang katawag ng topic. Pero, ang daan sa 2023 at 2024 po na topic. Dinamload ko kasi na siya, pero download na lang yung Mark 20.
dinaload ko, in-upload ko sa YouTube. Ako, ako yung isa sa mga unang nag-upload ko sa YouTube na dinaload ko yung kanya sa website na discoveries08.org. Dinaload ko po, and then yung download link, ito yung hindi na tinatago. In-upload ko rin sa YouTube. Tapos tinitingnan ko po yung mga view. Ang pinakamaraming view, yung 666, tama, mark of the beast, hindi niya topic. Sabi ko kayo sa kaibigan, Richard, baka gusto mo itapit yan. Tinapit niya na. Kasi yung kaibigan ko pong tricycle driver na hindi nakatapos ng tires. Pag siya nagtapit, lahat na alam niya, ilagay niya sa slides. Lahat na rin, alam niya. Mamalik ka pa yun siya. Pakinig siya kay Stephen Ford, kay Luke Bachelor, kay sa 3GPN, sa Hope Channel. Lahat na nakapakinggan niya sa topic, ilagay niya sa slides. Lahat. So ano, nung nirecord ko siya, tatlo, 3 hours, 24 minutes. Ilang beses na ako nakatulog kasi gabi po kami nag-shooting kasi dun sa bahay namin kahit sa AP. Eh, may trabaho na ako ng araw. So pag gabi, mag-set up ako. Isang oras, dalawang oras. So kung alas 8 na kayo makastart. Matapos kami, mag-araw na na. Ilang beses na ako nakatulog. Pero yun po ang pinakamaraming view sa channel ko. Sabi ng aking kilalang pastor, na nag-speaker sa GC. Sabi niya, that man is anointed by God. Oo. Kaya talaga nga, napakalaki ng role ng, ano, ng Holy Spirit sa pagtagpo-tagpo ng mga tao. At yun, this speaker, narinig ko lang po siya na nagsisermon ng napakatagal. Dun sa isang church, kasi may hindi akong outreach sa AAP. Sa TIC kasi yung maraming church na sa TIC. Lagi po yun. So, nag-aabang ako rin sa gate ng AAP kasi yun yung mga nag-outreach na walang sasakyan. Tapos saan yung pumunta? Yan, sila sa amin. Sila, kung malapit lang. Kung kasi malayo. Eh, minsan, napunta kami sa isang church. Saan po yung sermon? Hindi natapos yung sermon nun. Kasi alas 12 na, pinutol niya lang. Nahalata naman. Nahalata naman na hindi natapos. Pinutol niya lang. Saan po, hindi mo nga yun. Tapos niya yung record sa ano. Kasi niya nakabila ako ng camera. Yun pala po. Ano? Matagal na siya gusto mag-record. Bumili siya ng camera, pero hindi niya maayos yung tunog. Lagi siya parang, sumunod yung tunog parang nasa kuweba. Hindi maintindihan. So, hindi siya nakaka-record yung maayos. Ako naman, may camera ako. Hindi naman ako marunong mag-sermon, pastor. Marunong na ako mag-lecture. Ang hindi ko na intindihan din. Kasi teacher ako. Araw-araw. Pero mag-sermon, hindi ako marunong. Buti na lang sabi sa Bible, go in there for teach. Natuwa yung mga teacher natin. Ang gospel commission pala ay teach. Teach pastor, no? Magtuturo lang pala. Magtuturo lang. Okay, so, nirecord ko po siya. At nagsimula kami, ano lang, isang camera lang, projector, tapos nakatayo siya dito sa side. Ang ilimiro ko lang po, yung mic, kasi dapat malinaw talaga yung sound. Kung kayo po ang bibili ng camera, dapat po yung merong saksakan ng mic input. O, meron pa po, sister. Ano pong inyong, tinanong ko na po sila lahat ng kanilang mga course. Ano pong course ninyo? Ayo? Pag-doon doktor? Ganito yun, di ba? Yung medtech. Ayong bayo yung isa rin. Okay. Ano yung pwede natin? Microphone! Kasi madali lang mag-record ng video. Basta makita lang yung tao. Pero yung palinawin yung tunog. Now, nawala. Walang electric fan, walang echo. Kasi sabi sa Bible, faith comes by hearing. Kaya dapat malinaw ang tunog. Kaya kung masyado binibili siya ng salita ko kasi pagkatapos ko magsalita, meron pang ilang milliseconds na tumutunog pa yung building natin, di ba? Kasi malaki yung building. So, yan po. So, yun ang naitulong ko kay Kuya Jun. And yun, siguro naka-60 siya na record sa aking studio. Yung studio ko, ano ba? Yung room ko lang. Naglagay lang kami ng projector, cortina, plastic na bulaklak. Yun na. So, kung may nakita kayo kung anti-piece na ang cortina ay dark brown, light brown, dark brown. Mas may kulang ka. Yun, lalo yung sa aking room. Lahat ng speaker na
time, di ba? 3 hours. Okay. Kasi, yung mapagkatiwalaan daw po sa maliit, ay pagkatiwalaan daw sa malaki. Kaya, pag medium ministry tayo, hindi kailangan malaki muna. Kahit maliit lang, di ba? Pag gumagana, di, may pag-donate yan naman. So, ngayon, spiritual po, hindi na nagpapare-record sa akin kasi may nag-donate sa amin ng pagdara. Okay, so na. Tinurong na siya din yung pagdara. Okay, so, i-open po natin ang YouTube tsaka yung Facebook kasi dyan po maraming tao. Sabi po sa kanya naman ang gospel word, kung nasaan yung tao, doon tayo pumunta. Pag may right, kung meron rin parang sa market, doon tayo pumunta. Maglagay tayo ng display. Jesus din, pumunta rin siya at pumuntahan rin yung mga tao. Eh, nandiyan yung mga tao sa internet. Dami-daming tao sa internet, mga kapalit. Noong 2012 po, nagawa ako ng research. Kasi yung Google, di ba yung Google po, pag nag-search kayo, yung video, so, ano sa site, meron mga advertisement, yung mga IT. Pag naglagay kayo ng advertisement sa Google, pwede nyo i-type yung words na AdSense, ads na gusto nyo lagyan ng advertisement. Halimbawa, banana. Nagbibenta kayo ng banana dito sa Daet. Lagay nyo, banana, tapos ang location dito sa Daet. So pag meron taga Daet, na nag-search ng banana, dapat darabas yung advertisement nyo. Pag taga ano, sa sigon, hindi na dapat darabas kasi wala naman. Malayo ang kayo dito. Pag sa US, so, ganun. So, sinerts ko sa buong mundo, ganitong word, ilan ang nagsasearch every month. Sabihin nila eh, ilan every month. Ganitong word, ganitong word, ganitong word. Pwede kang magigay ng sentence. Tinay ko po, ano, how to pray. Alam niyo po ba kung ilan ang nagtatype ng how to pray sa Google every month? Yung 20-year? 3.3 million. Ibig sabihin, ang daming naghanap ng katotohanan ng paano managamin. Naiisip ako, Pastor, si Doug Bacillo, may mga seremonya sa amazingfacts.org. Tapos mag-download naman niyo dun. Hanganap ko yung topic na prayer. Inunload ko. Inunload ko sa YouTube. Pero pinagalitan ko yung topic, ay yung title. Ang tinitle ko, how to pray. Eksakto kung ano yung tinatanong ng mga tao, inexacto po yung title. Hindi ko na-advertise, di ba? Advertise kay Facebook sa mga group. Hindi ko na-advertise. Title lang. Kung ano yung tanong ng tao, inisip ko, yun din yung nilagay ko ng title. Ang daming view ng how to pray. Halos kasing dami. Nagkakarira lang sila ng 666 and mga problemis. So sabi ko, siguro gumagamit ko na ang tanong, ang title ay dapat yung tanong ng tao. So nag-title ako, what is the Sabbath? What is the Sabbath? Ang maganda po, pag nag-type kayo sa YouTube at sa Google ng what is the Sabbath, yung first page na galing sa Adventist, tayo yung iniisip ng Google na tayo yung nakakaalam ng tamang Sabbath. Pag nag-type kayo ng how to be saved, lahat ng mga Christians na gagawa ng Bibliya. Ano ba yung mga nag-alam? Where is hell? Yun, dinadamdag ko lang sa ibang picture, nire-rename ko lang. So, pag ang ibig sabihin ko nun, pag kayo nag-upload, isipin niyo kung ano yung tanong na nasasagot ko ng inyong video. Tapos niyo lang i-titled mo yung tanong. Kasi, pag nag-search niyo mga tao sa YouTube, ang kinotype nila, tanong. Ngayon, pag ang title ng inyong video, o kaya ng vlog nyo, o kaya kung naman sa article nyo lang yun, ay kapareho nung, ano, kapareho ba yung tanong at saka yung title? Siyempre, tinatakot ka ng Google sa harap, dun sa ibabaw. Hindi yung iba naman, kayo yung makikilip. Ay yung video niya makikilip. Ngayon po, sinasuggest ko yung sa lahat ng Adventist na nag-upload. Na, ano, na. So, tinay ko po, yung original title at saka yung patanong na title. Doubly ang view ng patanong kaysa dun sa original. Okay. Ngayon po ang mga secret. Huwag niyo sabihin mo sa... Okay, so magtuloy po tayo. Ang sabi po ni Daniel, ako po ay nag-drive pastor simula AAP, hanggang Nagabiyo, hanggang Ligaspi, mas kami ni hanggang dito. Mababaw lang ako ang drive kasi nag-enjoy ako, tinig ng Bible.
okay, yung driver natin nag-drive. Actually, natapos ko na yung pangatlo na yata itong patada. Pag mas mabagal ang drive, mas maraming ang maririnig. Na driver, kasi tinipito yung driver na MP3. Ang sabi ni Daniel, narinig ko rin sa akin, sabi ni Daniel, nung tinatanong siya ng bukod niya, sabi ni Daniel, hindi naman dahil sa mas matalino kami kaysa sa iba, kundi pinagkaloob ng Diyos ito para mapagsilbihan namin kayo. Oh. Yan din pa, gusto ko sabihin, hindi ako nag-inabang na. Marami akong experience para matulungan mo kayo. Eh, tama ba? Diba? Tama yung attitude ni Daniel na kopya ko. So sa PIC ko, ang dami-dami na review pag kami nag-service na sabat, maraming view kasi maraming dumadaan din na ano. Maraming sa school ko ba maraming grabe. Yung mga yan, naninis nila yung PIC, naninis nila yung school, kaya maraming nag-review. Siguro po, yung live na nag-review dyan, mga 150. Tapos pag ba isang araw, mga 5,000 na yun. Kasi yung mga nasa US, tulog pa naman po yun eh. Pagka isang araw, 12 hours, kasing na yun sila. Nag-view yun na yun sila. Yung mga sa Pilipinas, dapat may hindi sila nanood. Magsimba na lang sila. Magsimba na lang sa Pilipinas eh. Di ba? Bakit may nanood? Siguro yung mga ano. Yung may sakit, yung hindi makaka-effective, kasi yung mga ganyan. Ito naman po yung pag-aralan natin. Yan, dito ko rin sila. Ang dami, ang technique po nila, kung paano ko pwede na maraming view, marami silang tag-invite. Di ba sa cellphone ko, pag nag-review ka na ng YouTube, anak, Facebook Live, pwede kayo mag-invite. May mga, so si Kuya Johnson, tsaka yung ibang speaker na doon, si Leo, yung taga-switch ng video, kaya taga-camera. Tapos yung asawa ni Kuya Johnson, yung asawa ni Leo, yung kapatid ng asawa, at kung sino-sino pang natin sa labas, lahat sila nag-road. Pero pindoy pa sila ng invite. Whole program! Invite. Hindi naman nababan pag maraming invite, diba? Pag maraming share, nababan. Maraming guys ako nababan. Nababan pa kayo sa unshare, no? Wala pa, matutay pa. Ako, gusto ko na tayo yung share. Minsan, mababan ka na isang araw o kaya limang araw. Kaya kung unahin ko i-share yung mga dun sa mga kaibigan ko. Diba maraming group sa Facebook? Ano ba, yung church, dahil sa Adventist siguro may group kayo. Minsan yung mga district, gumagawa kayo ng mga group. Ang dami na nagdagdag sa akin, ina-add ako ng mga group kasi nagdagdag ako dati sa Facebook. Yung mga nangaaway, inaaway ko eh. Eh, maraming kuming nagtulog kasi kailangan nila ng mga ano, ng tag-aaway. Nagka-correct ng mga doctrine na ako. Ina-add nila ako. So pag yung mga video nag-upload ko ako, pag sinishare ko sa mga group, sa mga group na i-share ko, siguro na lalagay ko siya ng 10 to 20 views. Ayan, nakakatulog kami yan sa mga views. Ayan po. So sila naman, invite, minsan yung isang live, ano nila po sa internet, tinitin niya po, 200 views. 250 share. Mas marami pa yung share kaysa views. Ibig sabihin, marami talaga sila, meron silang ano? Share team. Oh, share team, ha? May mga team silang taga-share. Kaya pala ang dati ng love you. Yun yung kanilang technique po na pwede nyo magayahin. Saka, yan po, sa audio. Kasi kasimula ako nung sa nag-review ako, interested ako sa audio. Marami akong karunungan sa audio. Kasi dati, mahilig ako sa rock music. Mahilig ako dati sa rock music. Eh, sa nag-review nga dati, pag tumakbis yung working student din sa auditorium ba? Pag pumunta siya sa cafeteria, ay yung mga nakatay sa duplex. Tumalakad ako sa uli, pumapasok ako sa loob niya. Isa, ang pa-uli. So, napatutuwa ko na sa rock music din sa pa-uli. So, may makikita ko na siya, nandiyan na, kapatay ko na, sa kulit ako pabalik. Maraming karumuhan. Pero, kasi, idol ko pa dati yung music. Pero, dumating yung panahon, mahilig pa ako tumulong sa evangelism. Yung mga African na nag-evangelism yung mga Tagaytay. Ayaw sila pahirapin ng speaker, yung loud speaker. Ang pinahiram sa kanila, guitar speaker, yung nakita. So,
Eh, gusto kong tumulong. Sabi ko, ano mo gawin ito? Tinatawagan ko yung mga kaibigan ko po na pastor. May mga pastor sila kaworo. Yan sa mga lalaki. Hindi ko sila matawagan. Hindi nag-reply sa text. Di ko punta sa SM. Bumili ako yung pinakamaraming speaker sa set. Sabi ko sa SM sa supermarket. Yung mga mamurahin na lalaki. Tapos kunak-kunak ko na sa art. Talaga sa SM. Kasi marami na mga sabat. Pero basta ako sa SM, nakasalubo ko yung may sound system. Sabi ko, hindi ka nag-direct kayo. Nakabili na talaga ako ng sound system. Sabi niya, hindi ko alam. Di ipagpatong-patong natin yun sa iyo sa kanya sa akin. Pero, umami. Nang takad na. Tapos nagpatutuyo ako, ang lakas ko na rin. Kahit kung hindi kami kinig, naririnig nila. So, kinabahan ko ako. Sabi ko, paano kung mali yung music na pinapatutuyo ko? Di, ang daming yung siya nang balik. Oo, sa nalalaki ako, Pastor. Sabi ko po sa Diyos, Lord, ano bang gusto niyong gawin sa aking music? Nung pinalalaki ko na rin, yung kulang na gates, yung mga binabasa ko. Kasi binasa ko na yung mga rock music and Christian, yung kay Bakuyuki ko. Binasa ko yung cover to cover, hindi man ako nakundit. Binasa ko, pero hindi ako nakundit. Sabi mo, parang lang yan. Pero nung pinanalangin ko na, nag-gets ko na. At saka po nung pinanalangin ko yun. Next week, may pumuntang theology ng kapastor dun sa aking office. Sabi niya, sir, napakinggan mo na yung sa Ivor Myers. Kailangan si Ivor Myers. Sabi ko, hindi pa. Lunes, pumunta rin siya sa Pastor Ivan. Yung kapal. Lunes, sir, na-download ko na ba yun? Ano ba yun? Sabi ko, hindi pa. Tuesday, tumarap ko siya. Ano sir? Ano na yung napanood mo? Yung sa series na yun. Ito yung series sir. Ito yung title. Download ko kaya. Wednesday. Ano sir? Napanood mo na ba yung topic na ito? Hindi pa. Thursday. Sir, ano na? Naraw-araw ako yung Pastor Renocal. Friday. Ano sir? Pagka-Friday, dinaunod ko na ng hapon. Tapos ng Friday na gabi hanggang pinili ko ng mabilis. Alam niyo yung pag-create sa PNC. Pinili ko yung mabilis nila. Parang isang kanto. Mabilis, minsan two times. Parang isang kanto. Parang isang kanto. Parang isang kanto. Parang isang kanto. Narinig ko yung buong series. Pinakinggan ko na isang gabi. Ha? Nagbago ko yung aking ginagawa ng Diyos yung aking pananaw sa music. Kasi si Pastor Ivor Myers, ikib siya. Sabihin, hindi niya pwede sabi culture namin yan. Itim siya eh. Siya ay pastor. Ibig sabihin, may theological ano siya, credibility. Saka musician talaga siya. Ano siya, marami siyang pera gano'n sa music industry dati. Financed naman yung $800,000. Nung marami niyang kontrata sa Sony, financed niya. So, musician talaga siyang totoo na nagkapapera. Hindi lang karasa na katulad natin. Tsaka theologian siya, kasi pastor siya, ordained pastor siya. Tsaka itim siya. Hindi mo sabihin na culturally, may credibility rin siya culturally. So, ganun pala. Kaya po, ngayon, gusto ko yung music kaya na wala na ba? Hindi na patutin niya kanila yung walang mahulog. Ayan, mga pakalamit. Okay, sa video naman po, yung video naman, gali-gali, doon ko lang yung camera, tinuli mo lang yung red photo. Di ba, record yan? Itong switching po, ang ibig sabihin yan, pag marami na kayong camera, tapos mamimitig kayo, di ba po, sa home channel, marami ang red, red, nakakabit ko yan sa switcher. Hindi naman kailangan na ganyan, kakomplikado, pero maganda rin na na-expose ka pa rin. Mali nyo, huwag may delayed sa inyo. Oo, di ba? At saka, yan yung mga unang technology. Masak lang po. Yan po, welcome sir. Yung mga, tinanong ko lang po sila lahat ng kanilang mga puso. Ano po inyong? Animation? Wow! Great sa topics too. Okay. Ayan si Tata.
percent na rate pa. Di ba? Sino ba may ginagawa rin dito? Taas ako. Okay. Sabi nga ni Pablo, sinners of whom I am chief. Maraming nga rin si Pablo eh. Pero maraming sa kanya natin ang buha ang Diyos. Automation. Ito pong automation. O dahil tayo ay kongsay, tinatamad tayo mo ng mga bagay, automate natin. Software, ayan. Tutulungan ko kayong makatakas sa paggamit ng pirated software. O, at least makatakas ng kaunti. Diretso ko na, yung pang video edit, yung gamit si Rizal. Yun, free naman yun. So, yan. Yung una kasi marami rin ako ng ginagamit ng software. Patulad nyo. Ha? Nakatamahin niya. Ay, sorry ha. Wala nang ilaw magsasabi ng totoo, kundi kami mga gumagawa ng software. Kasi kami yung ginagamit niya eh. Hindi, ganyan naman yan. Yung Bible, sa Bible, gosh, yung skills. The skill of prophecy, kami Ellen White, sa counselors, the writers, the leaders. Ano? Authors, stewardship. Ibig sabihin, yung copyright daw, ay responsibility ng taong sumula sa Diyos mismo. Kasi yung iba, sabi nyo si Ellen White, employee naman yung church, dapat yung sinusulat niya, pag-aaring ng conference. Kasi yung iba, hindi yan God's will. Yung ginagawa niya sa office hours, yun yung pastors. Kung sa gabi, gusto niyo magsulat, kung yun ang kuulin yun. Kung gusto niyo manood ng TV, ayaw niyo magsulat. Hindi pa lang sa time. Pero pag, di ba? So, sabi niya lang, right? Kaya, di ba yung mga LP natin kaibigan? Pinapaserox ba natin yung kanila Bible story? Bakit? Pwede naman, mas mura, di ba? Bakit ayaw niyo? Kasi kaibigan niyo sila, di ba? Nakakaya naman. That's why we respect copyright. Ganun din sa software.